Secret XPG. Hindi alam ni Leia ang kanyang nararamdaman ng umagang iyon. Nakagawian na niyang kusutin ang kanilang mga panloob kahit meron siyang washing machine. Noong una ay nakatuon ang kanyang atensyon sa paglalaba hanggang sa mapansin niya na ilang beses nang pabalik-balik ang kanyang biyanan na lalaki sa drum na imbakan nila ng tubig. Nagpaalam kasi ang matanda na makikigib muna ng tubig na pandidilig sa kanyang pananim na dragon fruit dahil nasira ang kanyang hose. Katabi lang kasi ng bahay ni Leia ang munting bukid ng kanyang biyanan. Kung tutuusin ay hindi na nito kailangan ang magtanim dahil may pensyon naman ito. Sa edad na 32 ay marami pa rin ang napapalingon sa ginang kapag nagpupunta siya sa palengke. Bukod kasi sa maputi ay matangkad din ito, kaya't parati siyang kasali sa mga beauty contest nung dalaga pa siya. Sabi nga ng iba ay maputing version siya ni Venus Ra. Nurse sa isang ospital ang asawa ni Leia na si Jeffrey at meron silang isang anak na lalaki na 7 taong gulang. Dati ay nagtatrabaho din sa isang bangko ang ginang, ngunit nang nagsimulang mag-aral ang kanyang anak ay nag-resign na siya. Habang naglalaba, ay napansin kasi ng ginang ang pasimpleng sulyap ng kanyang biyanan sa kanya. Maiksing shorts ang kanyang suot, kaya siguro naisipan ng kanyang biyanan na sumipat sa kanya. Dati kasi ay saglit lang itong sumasalok ng tubig, pero ngayon ay tumigil lang ito nang makatapos na rin siyang maglaba. Kilalang maloko sa babae ang kanyang biyanan sa kanilang lugar. Parati itong nachichismis sa mga byuda at mga ginang na nasa abroad ang asawa. Ang balita pa nga ay pati ang katulong at labandera nito ay ginagawa din niyang kabit. Nangihinayang lang si Leia dahil sobrang mahilig ng kanyang biyanan at hindi man lamang nagmana dito ang kanyang asawa. Tanging ang asawa lang ni Leia ang kanyang naging nobyo, kaya dahil hindi masyadong mahilig ang kanyang asawa dahil ganun din siya. Nagbago lang ang lahat nang mahulog ang loob na pumatol ang ginang sa isa niyang katrabaho. Sobrang nalulong ang ginang sa kanyang bawal na relasyon. Mabuti na lang at napilitan siyang mag-resign sa trabaho at naging dahilan iyon para makaiwas siya sa kanyang kalaguyo. Naiinis siya sa kanyang biyanan dahil pangalawang ama ang turing niya dito. Hindi niya akalain na mag-iiba ang pakikitungo nito sa kanya na siya namang itinuturing na rin niyang ama. Pagkatapos maglaba ay naghain na si Leia ng pananghalian. Tinawag niya ang kanyang ama na nagkukumpani ng kanilang kabinet. Kararating lang ng kanyang ama mula sa paghahatid sa kanyang anak sa school. Mula nang mag-asawa si Leia ay sa kanila na naninirahan ang kanyang ama. Paborito kasi siya nito dahil siya ang bunso sa 3 magkakapatid na babae. Ito na rin ang nag-aalaga sa kanyang anak noong siya ay nagtatrabaho. 10 taon ng byudo ang kanyang ama at may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga kapatid. Malapit si Leia sa ama niya, kaya kapag naiinis siya ay hindi niya maiwasan na magsumbong siya dito. Nakakainis si Tatay Michael kanina. Nahalata ko na sumisimple sa akin habang sumasalok ng tubig. Bakit mo naman nasabi yun? Ano ba ang nangyari? Tanong ng ama ni Leia. Kasi hindi ko napansin ang pagkakaupo ko habang naglalaba. Kaya pala hindi na matapos-tapos sa pagsasalok ng tubig at namboboso na. Ikaw naman pala ang may kasalanan. Hindi ka nag-iingat eh. Siyempre, lalaki si Balai at napakaganda ng bunso ko. Ano ka ba naman, Tay? Nagsusumbong na nga ako sa'yo. Alam mo naman na mahilig sa babae ang Balai ko. Saka hindi ka naman binastos. Nagandaan lang sa'yo yun, anak. Kung sakaling may gawin yun, ay ibang usapan na yun. Di pa ba ako binastos ng lagay na yon? Naku anak, magpasensya ka na. Kung naging maingat ka, wala siyang makikita. Ang masama ay sinadya niya. Nagkataon lang yun. Pangit naman kung mag-skandalo pa tayo. Siyempre magagalit ang asawa mo sa tatay niya. Payo ni Mang Roberto. Matapos kumain ay nagpunta ng banyo ang ginang para maligo. Naiisip pa rin niya ang kanyang biyanan. Siguro nga ay siya ang may kasalanan kaya naisipan nitong gawin yon. Naisip lang niya na ganun ba kalakas ang karisma niya para pag-isipan siya ng ama ng kanyang asawa. Natigilan ang ginang nang maramdaman niyang parang nag-iba ang kanyang pakiramdam.
kung kailan pa naman nasa trabaho ang kanyang asawa at kinabukasan pa uuwi. Paglabas ng ginang sa banyo ay nagpaalam naman ang kanyang ama na may bibilhin na materyales para sa ginagawang kabinet at diretso na ito sa pagsundo sa kanyang apo. Nasa kwarto na siya at nagpapatuyo ng buhok nang marinig pa niya ang kanyang ama na kausap ang kanyang biyanan na nang sandaling iyon ay naroon pa pala at hindi pa nakakauwi. Balai, dito ko na sanang nagtanglian. Di ko alam na nandiyan ka pala. Sabi ni Mang Roberto. May bahon akong pagkain. Pinagluto ako ni Mrs. Lilinisin ko kasi ang mga pananim na saging na malapit dito sa bahay ng mga anak natin. Sagot ni Mang Michael. Nakatapi ng tuwalya si Leia habang nagpapatuyo ng buhok. Isinara niya ang kortina ng bintana dahil katapat iyon ng sagingan na naririnig niya na lilinisin ng kanyang benan. Medyo may kalayuan ang kapitbahay ni Leia dahil isang malaking lote iyon at pinagtayuan nila ng bahay. Nagpatuloy siya sa pagpapatuyo ng buhok, nakarinig siya ng kaluskos sa tapat ng bintana. Alam niya na naroon na ang kanyang benan. Lumapit siya sa bintana at hinawi bahagya ang kortina. Nasilip niya ang matanda na pinuputol ang mga tuyong dahon ng saging at pagkatapos ay kinuha nito ang isang kumpol na bunga. Palibhasa ay batak sa trabaho. Kahit 60 anyos na ang kanyang benan ay matikas pa rin ang tindig nito. Hindi inaasahan ni Leia ang susunod na mangyayari. Tumigil ang matanda sa ginagawa at jumingle ito. Napatulala si Leia sa nakita. Lalo niya tuloy na miss ang kanyang asawa. Ilang sandali pa ay natapos na ang matanda. Nang dinampot ng kanyang benan ang kumpol ng saging at umalis ito. Doon natauhan ang ginang kaya naisipan niya na hugasan ang kanyang kamay. Nakabalot pa rin ng tuwalya ang ginang matapos maghugas at lumabas ng banyo. Nanunuyo pa rin ang kanyang lalamunan nang napaigtad siya nang may magsalita sa may bandang kusina. Dahilan para malaglag ang tuwalya na nakabalot sa kanya. Anak, ito ang saging. Sabi ni Mang Michael na medyo basa ng tubig ang katawan. Pasensya ka na. Ay, anak ng saging. Tatay naman, ginulat niyo ko. Sabi ng ginang na hindi mapakali kung paano ibabalot ang tuwalya. Pasensya ka na. Bukas kasi ang pinto sa likod bahay. Pumasok na ako at naglinis ako ng katawan doon sa laundry area. Katwiran ng matanda na halos lumuwa ang mata. Hindi na naibalot ni Leia ang tuwalya ng maayos basta na lamang niya itinakip sa harapan. Magkaharap ang magbiyanan, walang nagsasalita sa dalawa. Halos kalahating minuto sila sa ganong sitwasyon, si Mang Michael ang bumasag sa katahimikan. Baka kako gusto mo ng saging. Malalaki ito at mataba. Sabi ng matanda na napapalunok dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang nasaksihan. Po? Medyo matagal na po kung hindi nakakatikim niyan. Sagot ng ginang na sa iba nakatoon ang pansin. Papato ko na lang dito sa mesa at aalis na rin ako. Sabi ng matanda na nagtataka dahil hindi na nagawang ayusin ng kanyang manugang ang kanyang sarili. Salamat po tatay. Baka gusto muna ninyo magkape. May monay po dyan bagong bili. Magmeryenda muna kayo. Alok ng ginang na hindi malaman ang gagawin. Sa kalituhan ay pumihit ang ginang para magpunta sa silid. Balak niya na magbihis muna. Nakaisang hakbang pa lang ang ginang nang maalala na walang takip ang likuran. Dahil dito ay bigla siyang umikot paharap at nawalan siya ng balanse. Bumagsak ang ginang sa sahig at agad na nilapitan ng matanda. Nasaktan ka ba? Tanong ni Mang Michael na halos matulala na dahil nawala na ang nakatakip. Dahan-dahan na itinayo ng matanda ang manugang at inakay papunta sa sala tapos ay inalalayan ito para makaupo sa sopa. Para pong na-sprain ang paa ko. Sabi ng ginang na ngayon ay nasa harapan ng kanyang benan. Galaw mo ito. Sabi ng matanda na nakatingkayad sa paanan ng manugang at tinihilot ang paa nito. Iginalaw ni Leia ang kanyang paa at naigalaw naman niya ito. Nakatingin ang ginang sa tuwalya na naiwan sa sahig sa may bandang kusina.
Balak niyang ipakuha sa kanyang biyanan ang tuwalya. Ngunit bago siya nakapagsalita ay mabilis na nakakuha ito ng pagkakataon para makadiskarte sa kanya. Hanggang sa tuluyan nang binitawan ni Leia ang kanyang biyanan, lumakas ang loob ng matanda. Wala na sa katinoan ang ginang. Pakiramdam ni Michael ay siya ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Nasa ganun silang sitwasyon nang marinig nila na kumalampag ang gate. May tao! Sabi ni Leia na agad bumalikwas. Mabilis niyang kinuha ang tuwalya at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Samantalang si Mang Michael naman ay nagbihis at doon lumabas sa likod bahay. Leia! Leia! Nak! Sigaw ng ama ni Leia. Saglit lang po, itay! Sagot ng ginang na nagmamadaling nagbihis. Naiwan ko pala ang wallet ko. Mabuti na lang at naisakay ako ni paring Andy. Pakibuksan ang pinto at wala kang susi. Paliwanag ng ama ni Leia. Nang mabuksan ang pinto ay hinahanap ng kanyang ama ang kanyang wallet. Paikot-ikot ito sa loob ng bahay hanggang mapadako ang mata nito sa sopa at nakita na medyo basa ang upuan dahil leather ang balat nito. Pero dahil napansin niya na naroon sa gilid ng sopa ang kanyang wallet, ay doon napatoon ang kanyang atensyon. Dinampot niya ang wallet at umupo. Hindi sinasadya na napapatong ang kanyang kamay sa parte ng sopa. Sinuri ng matanda ang kanyang kamay. Saglit lang itay at kukuha ko ng basahan. Habang pinupunasan ng ginang ang sopa ay nagpaalam na muli si Mang Roberto na susunduin muna nito ang kanyang apo sa eskwelahan. Maagang gumising si Leia kinabukasan. Nagluluto siya ng almusal dahil anumang oras ay darating na ang kanyang asawa. Medyo paika-ikang maglakad ang ginang sapagkat natapilok siya kahapon lamang na nakakatawa dahil hindi niya iyon naramdaman. Habang nagluluto ay sumasagi sa isipan niya ang kaganapan nila kahapon ng kanyang biyanan. Nagsisisi siya dahil dinami-dami ng lalaki ay ang biyanan pa niya ang kanyang pinatulan. Medyo nanghinayang pa nga siya dahil hindi na muling naulit pa. Hindi nag-alala ang ginang na baka magbunga iyon dahil sinabi ng doktor na mahihirapan na siyang makabuo muli. Pero nagdesisyon na si Leia na hanggat maaari ay hindi na niya pababayaan na muling maulit ang ginawa nila. Samantala ay gumising na rin si Mang Roberto. Naalala niya na hindi pa niya natatapos ang kabinet na kanyang kinukumpuni. Habang inihahanda niya ang kanyang mga gamit, ay muli niya naalala ang nangyari kahapon. Ang anak lamang niya ang naiwan sa bahay, pero paanong mangyari na magkakaroon na maiiwan sa sopa? Habang ginagawa niya ang kabinet, ay dumating ang kanyang manugang na si Jeffrey. Halata na pagod ito at puyat. Matapos mag-almusal ng mag-asawa, ay natulog na si Jeffrey sa tabi ni Mang Roberto na tutulog ang kanyang apo. Kaya tinabihan ni Leia ang asawa para umidlip din dahil medyo inaantok pa rin siya at isa pa ay iniinda niya ang medyo makirot niyang paa. Alam ni Leia na malabo na ayain siya ng asawa at nauunawaan naman niya ito sa pagod sa trabaho. Nakontento na lang siya na yumakap dito kahit nasasabik din siya sa lambing ng kanyang asawa. Nang sumunod na araw ay papasok na naman sa trabaho ang asawa ni Leia. Pero ngayon ay nag-iimpake ito ng damit dahil tinawagan siya ng administrator ng hospital na pagkatapos ng duty ay pinadadalo siya sa isang training na aabutin ng 5 araw. Dati ay sanay na si Leia sa ganong sitwasyon pero ngayon ay nalulungkot siya dahil may matinding nabubuhay sa kanya at ang asawa sana niya ang gusto niyang magbigay sa kanya. Inaliw na lamang ng ginang ang sarili sa pag-aayos ng bahay. At dahil nalibang siya ay nagulat siya nang makita ang kanyang ama na ginagawa pa rin yung kabinet. Doon niya naalala na hindi pa nasusundo ang kanyang anak sa school. Itay, si Miguel nalimutan na niyong sunduin. Oo nga pala, saglit at maglilinis ako ng katawan. Huwag na po, ako na ang susundo. Tapusin niyo na ang ginagawa niyo. Agad na nag-shower ang ginang tapos ay nagtungo sa silid para magbihis. Dahil sa pagmamadali ay hindi na nito nagawang isarado ang pintuan.
Nang sandaling yun naman ay sinundan ni Roberto ang anak sa silid para sabihan ito na huwag magmadali dahil sanay naman si Miguel na minsan ay late na ito nasusundo. Natigilan ng matanda nang paglapit niya sa bukana ng pintuan ay nakita niya ang anak na bahagyang nakatagilid at walang kahit ano. Huling beses niyang nakita na ganon ang anak ay noong bata pa ito, taliwas ngayon ang naging epekto nito kay Roberto. Agad na tumalikod ang matanda habang hindi pa siya napapansin ng anak. Nagtuloy si Roberto sa kusina at uminom ng tubig. Pilit na iwinawaksi sa isipan ang mga nakita. Pinilit niyang maging natural ang kilos ng magpaalam ang kanyang anak. Pagkaalis ng anak ay agad nagtungo si Roberto sa banyo. Habang abala ito sa kanyang ginagawa, ay napansin niya na naiwan pala ng kanyang anak ang personal na gamit nito. Paglipas ng halos 40 minuto ay nakabalik na si Leia kasama ang anak. Malapit lang kasi ang eskwelahan sa kanilang bahay. Nagmamadali pa ito na pumasok sa CR para jumingle. Habang jumijingle ay napansin niya ang naiwan niyang pangibaba sa lababo. Dinampot niya yon para ilagay sa lalagyanan ng maruruming damit. Nang mahawakan niya ito ay may napansin siyang kakaiba dito. Naalala pa niya na hindi naman ganun yon ng kanyang alisin bago maligo. Palaisipan sa kanya kung bakit may ganun ang kanyang gamit. Nalanghap niya na amoy Clorox. Ang itay lamang niya ang naiwan sa bahay kanina. Paglabas niya ay pinagwalang bahala na lang ni Leia ang natuklasan. Hindi niya tinanong ang kanyang ama kung nanggaling sa kanila ang kanyang biyenan dahil kung hindi ito nagpunta ay sigurado na siya ang kanyang hinala. Sumunod na araw ay naiwan mag-isa ang ginang dahil nagpaalam ang kanyang ama na matapos daw nito ihatid si Miguel sa school ay dadalaw ito sa kapatid ni Leia na panganay. Halos kalahating araw siyang maiiwan sa bahay at hindi siya magtataka kung anumang saglit ay dumating ang kanyang biyenan dahil dalawang araw na ang nakalipas matapos ang kaganapan sa kanila. Hindi nagkamali ang ginang, ilang minuto lang ay narinig na niya ang tinig ng kanyang biyenan. Sumilip siya sa bintana at nakita niya nakasama nito si Tinay, ang pinsan ng kanyang asawa. Nakahinga ng maluwag si Leia sa kadahilanan na paraan na rin yon para maiwasan niya ang kanyang biyenan. Kaya pala naroon ang kanyang hipag ay manghihiram ito ng gown dahil kasali sa debut ang anak nitong dalaga. Habang kinukuha ni Leia ang gown ay nagtimpla ng kape si Mang Michael habang si Tinay ay naghihintay sa sala. Ano bang kulay ang kailangan? Ayan, pumili ka na! Ipinatong ni Leia ang tatlong gown sa sopa. Basta may shade ng blue, sagot ni Tinay. Eksakto ang mga yan, wala na kasi yung iba kong gown. Alin kaya ang maganda dito, sa palagay mo? Sabi ni Tinay nang humihingi ng opinyon. Itong isang to, kaya lang backless, sagot ni Leia. Magkasing katawan naman kami ng anak ko, isukat ko kaya. Kasi baka hindi kasya sa kanya. Sayang naman kung dadalhin ko pa ang mga yan, sabi ni Tinay. Ang inaasahan ni Leia ay magpupunta sa CR o sa kwarto si Tinay, pero doon na ito sa sala nagpalit para isukat ang gown. Hindi na nakakaibo ang ginang at parang walang anuman dito kahit naroon at nakaupo sa isang tabi si Mang Michael. Maganda ang hubog ni Tinay kahit pa mayroon na tong tatlong anak. Sa edad na 45 ay masasabing may asim pa rin ang babae. Naku, huwag mong pansinin si Uncle, sanay na yan sa akin, sabi ni Tinay nang mapansin siguro nito na asiwa si Leia sa sitwasyon. Anak ng kapatid na panganay ni Mang Michael si Tinay at ito ang malimit nag-aasikaso sa babae nung bata pa ito dahil sa Maynila nagtatrabaho ang ina ni Tinay at maaga itong nabyuda. Tahimik na nakatingin si Mang Michael habang umiinom ng kape. Gusto sana niyang makasama si Leia. Ang balak niya ay pupunta siya sa bahay ng kanyang manugang sa oras na nakaalis na ang kanyang balae. Tiyempo naman na nagpaalam ang kanyang asawa na pupunta sa palengke. Hindi kalayuan sa kanila ang bahay ng manugang kaya naglalakad lang siya papunta dito.
Agad nag-ayos si Mang Michael at nakatapi pa siya ng tuwalya nang dumating ang pamangkin niyang si Tinay. Kapitbahay lang niya ito at alam na niya ang dahilan kung bakit sinadya siya ng pamangkin. Tuwing namamalengke ang asawa ni Mang Michael ay pinupuntahan siya nito. Si Iman ang asawa ni Tinay at mahigit isang buwan na nang may namamagitan sa magtiyuhin. Walang nagawa si Michael na magsimula na si Tinay hanggang sa naupo ang dalawa kapwa pagod sa naganap. Nasa ganon silang sitwasyon nang tumawag mula sa labas ang anak na dalaga ni Tinay. Ipinaalala nito sa ina na manghiram ito ng gown kay Leia. Hindi magkasya ang gown kay Tinay, kaya't sinabi nito kay Leia na kung maaari, siya na ang magsuot para makita niya ang forma ng bestida. Pinagbigyan naman ni Leia ang hipag, pumasok siya sa silid at naiwan ang magtiyuhin. Namangha ang dalawa paglabas ni Leia dahil wala pa rin kupas ang ganda nito. Pang beauty queen pa rin ang tindig ng magandang misis. Nakiusap si Tinay na kung maaari ay isukat na rin ang ibang gown para may pagpipilian sila ng kanyang anak. Hindi man lamang nag-atubiling magbihis si Tinay at ganun pa rin ang kalagayan nito habang magkakasama silang tatlo sa sala. Matapos ang lahat ay nagpaalam na si Tinay at naiwan si Mang Michael. Hindi naman maitaboy ni Leia ang biyanan dahil sinabi ng matanda na bibisitahin nito ang mga pananim sa kabilang lote. Kinakabahan si Leia sa maaaring mangyari. Alam niya ang pakay ng biyanan at kahit nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya papayag na maulit ang nangyari. Marami po kayong gagawin sa bukid? Nagtanghalian na po ba kayo? Tanong ni Leia para matiyak na papaalis din agad ang biyanan. Nag-grocery ang nanay mo, kaya walang tao sa bahay. Tsaka nag-merienda na ako bago ako nagpunta dito. Kinuha ni Leia ang tasa ng kape na hawak ng biyanan para hugasan. Kinakabahan ng ginang sa maaari nitong gawin. Anong oras dadating si Balae? Tanong ni Mang Michael. Gusto kasi niya matansya kung babalik na ito galing sa paghahatid sa kanilang apo. Mamaya na raw siya uuwi matapos sunduin si Michael. Dadalaw daw siya sa ate ko. Nabiglang sabi ni Leia na pinagsisisihan niya dahil alam na ngayon ng kanyang biyanan na solong-solo nila ang bahay. Yumakap ito mula sa likuran. Tinutulan niya ito at kumawala sa pagkakayakap. Nagtuloy si Leia sa sala pero sinundan siya ng kanyang biyanan. Muli siyang niyakap. Pinipilit niyang labanan ang kanyang nararamdaman. Sa kabila nun ay nakapagsalita pa rin ang babae. Wag na! Tama na yung isang beses tayong nagkamali. Pakiusap nito sa biyanan pero bingi ang matanda. Nagpunta ka ba dito kahapon? Tanong ng ginang dahil naalala niya ang natuklasan niya kahapon. Hindi. Sagot ng matanda. Dahil sa narinig ay parang apoy na nagsiklap ang pagkatao ni Leia. Hindi niya maipaliwanag pero sumedi ang kanyang damdamin. Nasa ganun silang katayuan nang marinig nila ang mahinang katok sa pintuan. Nagkatinginan ang magbiyanan, kapwa sila nag-isip kung sino ang kumakatok at kung narinig kaya sila nito. Tumayo si Mang Michael at nag-ayos. Kumatok ang nasa kabilang pinto at tumawag. Leia? Si Tinay na kumakatok. Naupo siya samantalang kaswal na binuksan ni Leia ang pintuan. Naiwan ko ang wallet ko. Sabi ni Tinay na halata na medyo iba ang ikinikilos. Dinampot niya ang wallet sa mesita. Kapwa hindi makaimik ang magbiyanan, pinakikiramdaman nila kung ano ang susunod na gagawin ni Tinay. Si Mang Michael ang unang nagsalita. Mauna na ako sa inyong dalawa. Marami pa akong ayusin sa bukid. Sabi nito sabay alis. Kanina ka pa kumakatok? Hindi kita narinig, nasa kusina kasi ako. Si tatay naman ay napaidlip siguro. Alam mo naman yan, mapasandal lang saglit ay tulog na agad. Sabi ni Leia. Medyo akala ko nga ay magkausap kayo kasi naririnig ko ang boses mo. Sagot ni Tinay sabay paalam sa hipag. Habang papauwi ay hindi maiwasan ni Tinay ang mag-isip. Alam kasi niya maloko ang kanyang tiyuhin. Pero imposible naman patulan ito ni Leia.
Ibang ingay kasi ang kanyang narinig, may hinang bulungan na hindi niya maintindihan. Pinipilit ni Mang Roberto na mawala sa kanyang isipan ang alaala ng anak. Mula kasi nang makita niya ito sa ganong sitwasyon, ay hindi na mawala sa isip niya ang nasaksihan. Sa edad niyang 56 ay marami ang nagsasabi sa kanya na pwede pa siyang mag-asawa, pero ibinuhos na lamang niya ang kanyang panahon sa bunsong anak dahil nagkataon naman na walang mag-aalaga sa anak nito nang ito ay mag-asawa. Bagay na kinaiinggitan ng dalawa pa niyang anak na babae, kaya paminsan-minsan ay dinadalaw niya ang mga ito. Bandang hapon, nakahiga siya sa sala at nagpapaantok habang inaantay ang oras para sunduin ang apo sa school, ay biglang may telang tumakip sa kanyang mukha. Nagmulat ang matanda at nakita ang anak na humahagalpak ng tawa. Lokong bata ka, nagpapaantok ako kung anong kalokohan ang ginagawa mo. Si Itay naman, di na mabiro. Kahit na malinis, isipin mo namang ipatong sa mukha ko yan. Habang nakahiga ay nakapikit ang matanda pero hindi siya dalawin ng antok. Bumabalik sa kanyang isip ang tagpo kung saan nakita niya ang kanyang anak. Pati na rin ang bakas nito sa sopa na hanggang ngayon ay palaisipan sa kanya. Samantala, tapos nang maligo si Leia, napansin niya ang ama na nakahiga pero mas nabigyang pansin niya ang harapan nito. May kalokohan na naman na sumagi sa kanyang isip. Ilang minuto ang lumipas ay naalimpungatan si Mang Roberto. Napatingin siya sa orasan, isang oras pa bago matapos ang klase ng kanyang apo. Wala ang kanyang anak, marahil ay nagpapahinga ito sa silid kaya hindi na niya ito tinawag. Nagtuloy sa banyo ang matanda para jumingle. Matapos ay papalabas na sana siya nang mapansin ang gamit na hindi niya alam ay sadyang iniwan ng kanyang anak. Dinampot niya yon. Tay, baka mahuli kayo ng pagsundo. Lumakad na kayo at parang uulan. Sabi ni Leia, sa katarantahan ay iniwan na lang yon ni Roberto at lumabas ng banyo. Habang naghihintay ng masasakyan, ay sa kanya naalala ang gamit na hindi man lang niya nahugasan. Nung sandaling yon naman ay sinusuri na ni Leia ang kanyang pinaggamitan. Kumpirmado na siya. Sa kanyang ama pala siya nagmana. Nakadama ang ginang at kailangan niya ng makakasama. Pwede sana ang kanyang benan, pero ilang araw na itong hindi nagagawi sa kanila. Kung narito lang sana ang kanyang asawa, pero tatlong araw pa ito bago makauwi dahil diretso na daw ito sa trabaho pagkatapos ng training. Bagay na ikinainis niya. Sa sobrang nararamdaman ni Leia ay parang sasabog na ang kanyang puson. Nagpunta si Leia sa silid. Samantala, pagbaba ng maglolo sa sasakyan, ay nagpaalam ito sa apo na pupuntahan muna nito ang kanyang balae dahil nakita niya na may uod ang mga pananim nito. Dalawang araw na kasing hindi nagagawi sa bukid ang kanyang balae, kaya naisipan niya na dalawin ito. Hinintay muna ni Roberto na makapasok ang apo sa loob ng bahay bago umalis. Malapit na si Roberto sa bahay ng kanyang balae nang matanaw niya ang asawa nito na naghihintay ng masasakyan. Pasakay na ito sa tricycle nang maabutan siya. Saan ba ang lakad mo, balae? Diyan lang sa bayan at bibili ako ng maintenance naming mag-asawa. Nariyan ang balaing Michael mo sa kusina. Ipinagluluto kasi kami ng pamangkin niya ng ginataan. Doon ka na tumuloy sa likod bahay at nakalak na yan pintuan sa harapan. Sabi ng kanyang balaing babae. Nang makarating sa likod bahay si Roberto ay tatawag sana ito, pero hindi siya nakapagsalita dahil sa kanyang narinig. Sumilip si Roberto sa bintana ng bahagyang nakabukas. Nakita niya si Tinay kasama ang tiyuhin. Napako si Roberto sa kinatatayuan. Ibang klase talaga ang kanyang balae. Sobrang hilig talaga nito. At napakalakas ng loob ng magtiyuhin. Uncle, nangangawit na ako. Bakit ba ayaw pa rin? Pagod lang ako. So susunod na lang. Katwira ni Michael, pero ang totoo ay dahil ito sa diabetes niya. Agad na umalis si Roberto, ayaw niya na makita pa siya ng magtiyuhin. Sa isip niya ay natapos na rin ang pagiging babaero ng kanyang balae dahil sa karamdaman nito. Kinabukasan ay walang pasok.
sinundo si Michael ng kapatid ni Leia dahil birthday ng anak nito. Gusto ng kanyang ate na doon matulog si Miguel para makasama naman nito ang mga pinsan. Kahit gustuhin ng mag-amang Leia at Roberto na sumama ay hindi pwede dahil maliit lang ang bahay ng kanyang ate. Kaya kinabukasan na lamang sila pupuntang mag-ama. Matapos maghapunan ay nakahiga sa sopa ang ama ni Leia habang nanonood ng TV. Tapos nang magligpit ng pinagkainan ng ginang, kaya naisipan itong maligo para mapreskuhan siya. Matapos maligo ay naalala niya na wala pala siyang dalang pamalit. Nasanay na siya na nakatapis lang ng tuwalya pagkatapos maligo. Paglabas niya ng banyo ay nadatnan niya ang kanyang ama na nakahiga at nanonood ng TV. Kunwari ay hindi niya ito pansin, pero sa sulok ng kanyang mata ay nakikita niya ito na pasimple na sinusulyapan siya. Nakasanayan niya na tuwing lalabas ito ng banyo ay nakatapi ito ng tuwalya. Naglalaro ang kanyang isipan nang biglang natakpan ng tela ang kanyang mukha. Hinawakan niya yon at tinignan. Ayan, itay! Talagang napakakulit mo. Burara! Sabi mo kasi huwag kong ilagay yung malinis sa mukha mo. Kaya ayan yung nilagay ko. Mabango ba, itay? Kahit malinis o marumi, hindi mo dapat gagawin yun. Naghahabulan sila sa sala na parang mga batang naglalaro. Paikot-ikot sila sa mesita hanggang tumakbo papasok sa silid si Leia. Akma sana niyang sasaraduhan ang pinto, pero kasunod na niya ang kanyang ama. Tumakbo ang ginang sa loob ng kwarto. Pinagod mo ako? Sabi ni Roberto nang humihingal. Sabi ko na nga ba, mahina na ang tuhod mo. Anong mahina? Nagsisimula pa lang ako. Nagtatalo ang kanyang isip. Kahit pa siguro sabihin na masusunog sila sa impyerno, ay papayag siya dahil ngayon ay naranasan naman niya ang mapunta sa langit. Matapos ang lahat, dahil sa pagod ay kapwa sila nakatulog. Umaga, nagmulat ng mata si Roberto. Napatingin siya sa orasan, bumalikwas siya at tumayo. Kahit may pupuntahan silang mag-ama at medyo tanghali na, ay nagdesisyon si Roberto na umisa pa. Bandang hapon sa hindi inaasahang pangyayari ay dumating si Jeffrey. Dapat ay kinabukasan pa ito makakauwi, pero maagang tinapos ang training nila at dahil may isang araw siyang free ay umuwi muna siya. Naubos ang battery ng kanyang cellphone, kaya hindi niya natawagan ang kanyang asawa. Nagtaka siya kung bakit walang tao sa bahay, kaya agad niyang kinarga ang battery ng kanyang phone at nag-text sa kanyang asawa. Doon niya nalaman na dumalo ito sa birthday ng anak ng kanyang hipag. Pinasusundo siya ni Leia, pero dahil medyo pagod din siya, ay sinabi niya na mag-uwi na lang ito ng lutong ulam. Nagpahinga si Jeffrey habang hinihintay ang kanyang pamilya. Eksakto nakakagising lang niya nang dumating ang pinsan niya na si Tinay. Dala nito ang mga gown na hiniram kay Leia para isoli. Mabuti at narito ka. Ito ang mga gown na hiniram ko. Kamusta ka na? Okay naman. Ikaw, kamusta? Napaka-sexy mo naman. Ako, sexy? Paano ako magiging sexy? Wala namang pumapansin sa akin. Imposible na yata mo lang makapansin sa'yo. Ako nga, napapatingin. Naku, sayang nga. Aba, sayang nga kung ganun. Baka naman. Sige, kung nanghihinayang ka. Baka mapahamak ka. Baka ikaw ang mapahamak. Sagot ni Tinay na tila may tinuturo. Secret natin to. Oo, walang makakaalam. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang utak. Nagmamadali na hinawakan nito ang babae sa kamay at inakay. Mas malapit ang silid ng kanyang binan kaya doon na sila pumasok. Gabi, hindi dalawin ng antok si Mang Michael. Halos maghahating gabi na pero gising na gising pa rin siya. Nasasabik pa rin siyang makasama ang kanyang magandang anak. Ang akala pa naman niya ay makakabanding na naman niya ito, lumabas ang matanda para uminom ng tubig. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, marahil siguro sa tindi ng kanyang nararamdaman. Samantala ay nagising si Leia. Naaalimpungatan siya dahil habang tulog ay napadantay siya sa kanyang asawa pero tinabig nito ang kanyang hita. Nasanay na si Leia sa ganong sitwasyon
ayaw ng kanyang asawa na magkadikit sila kapag natutulog. Inaasahan din niya na sabik ito sa kanya dahil ilang araw silang hindi nagkita, pero paglapat ng katawan nito sa kama ay agad itong nakatulog. Nakaramdam ng tawag ng kalikasan ng ginang, kaya bumangon ito para magbanyo. Pupungas-pungas na pumasok ito ng CR at naabutan niya ang kanyang ama na kakatapos lang gumamit ng CR. Saglit na nagkatitigan ang mag-ama at si Leia ang unang nagsalita. Ing-ina ako. Ang asawa mo? Tulog na tulog. Alam niyo naman yun kapag pagod. Parang mantika kung matulog. Sagot ng ginang na nakatingin sa harapan ng kausap. Unti-unti ay lumapit si Roberto. Hindi na kailangang utusan kusa ng kumilos si Leia. Ang lakas ng resistensya mo, itay. Matagal siguro akong nabakante, kaya ganyan. Talaga, itay? Mag-ama talaga tayo? Basta sa ikaliligaya ng anak ko, gagawin ko. Lumipas ang mga araw, natural ang kilos ng dalawa, pero kapag sa sandali na sila lang ang naiiwan sa bahay, ay para silang bagong kasal. Pero kapag sa gabi ang duty ng asawa ni Leia, ay doon nila nasusulit na mabuti. Pumupunta pa rin si Mang Michael sa bukid, pero malaki ang ipinagbago ng pakikitungo nito kay Leia. Marami na kasing komplikasyon ng diabetes nito. Isa pa ay napansin niya na iniiwasan na rin siya ng manugang. Isang gabi ay may ipinakita ang kanyang ama na palabas mula sa cellphone nito para daw may inspirasyon sila. Hindi sanay ang ginang manood ng ganung bagay. Isang umaga, papunta si Leia kay Tinay. Babayaran niya ang hiniram niyang pera minsan na namalengke siya, pero kulang ang dala niyang pera. Mabuti na lamang at nagkita sila ng kanyang hipag. Kahapon pa umalis ang kanyang ama para bisitahin ang kanyang mga kapatid. Nagpaalam na doon ito matutulog, lalo na ngayon na day off ng kanyang asawa. Ayaw sana niya na gumawi sa compound ng kanyang biyanan, kung saan naroon din ang bahay ni Tinay dahil iniiwasan niya ang matanda. Namataan lamang niya na naroon ito sa bukid, kaya sinamantalanan niya ang pagkakataon. Bale, anim na bahay ang nakatirik sa compound at pinakadulo ang kay Tinay. Malimit na walang tao ang mga bahay sa compound. Si Tinay at ang kanyang mga biyanan ang malimit na nasa bahay. Dahil may gate naman at napapaligiran ng bakod ang compound, ay hindi na nagkakandado ng pinto ang mga bahay doon, maliban na lamang kung walang tao. Nagkita pa si Leia at ang kanyang biyanan na babae. Saglit pa silang nag-usap at pagkatapos ay pinuntahan na ni Leia ang pakay. Pero bumalik muli ito sa biyanan na babae at nagtanong. Inay, wala siguro si Tinay. Sarado ang bahay niya. Di ko napansin na lumabas. Nandyan lang yun. Tumawag ka at baka abala lang dahil may pinapagawa kay Arnold. Sagot ng matanda. Bumalik si Leia, inisip niya na baka umalis ang kanyang hipag at hindi lang napansin ng kanyang benan. Baka magkasama si Tinay at Arnold at may binili dahil may ipinagawa daw si Tinay ayon sa kanyang benan. Si Arnold ay anak ng kapatid ni Tinay sa isang Arabo. Sa Middle East, naroon ang magulang ni Arnold at sila lang magkakapatid ang magkakasama sa bahay. Kakatapos lang sa kolehiyo ng binata, sa kursong marine dahil gusto rin itong maging seaman katulad ng asawa ni Tinay. Nakiramdam si Leia sa harap ng bahay. Tahimik at walang naririnig kundi ang mga kahol ng aso buhat sa malayo. Paalis na sana ang ginang nang maisipan niya na pihitin ang doorknob na buksan ang pinto. Sumilip siya sa loob, wala siyang makitang tao, kaya nabuo na sa loob niya na walang tao. Kakabigin na sana niya ang pinto para isara nang may marinig siya na mahinang ingay. Ilang sandali ay muli niyang narinig ang kakaibang ingay. Parang tunog ng umuugang bagay, may lagit-ngit na nagmumula sa kwarto. Tatawag sana si Leia para tiyakin kung may tao, pero hindi na niya naibuka ang kanyang bibig. Nanlaki ang ulo ng ginang, may kasama ang kanyang hipag. Marahil ay hindi na nito napigilan ang kanyang pagkalungkot
Dahil nitong nakaraan na dapat ay magbabakasyon ang asawa nito ay hindi umuwi dahil may problema daw sa kumpanya. Walang ingay na nakalapit ang ginang sa silid, idinikit niya ang tenga sa pintuan at pinakinggan ang ingay na nagmumula sa kabila. Puro boses ni Tinay ang kanyang naririnig. Iisipin mo na wala itong kasama sa kwarto dahil hindi nagsasalita ang kasama nito. Nagmamadali na umalis si Leia, habang papauwi ay palaisipan sa kanya kung sino ang lalaki ni Tinay. Kakatapos lang kumain ng mag-anak ng tanghalian nang makatanggap siya ng text mula kay Tinay. Magpunta daw siya sa bahay nito kung hindi siya busy. Agad nagpunta ang ginang at nadatnan niya si Tinay na naghihintay. Nang makaupo sila ay may iniabot ang babae. Nagtaka si Leia kung bakit hawak ni Tinay ang kanyang card holder. Napulot ko kanina, nalaglag mo siguro. Sabi ni Tinay na halatang di mapakali. Saan mo nakuha to? Tanong ng ginang, iningusun ni Tinay ang lugar kung saan naroon ang kwarto. Nagpunta ka pala dito kanina, nalaglag nang di mo namalayan. Oo, walang tao. Akala ko walang... Di ko sinasadya. May narinig ka ba? Wala sanang makakaalam kung pwede. Wala. Wala akong narinig. Umalis agad ako. Kasi ako, tahimik lang ako nung may narinig ako sa bahay mo. Ano yun? Kayo ni Uncle Michael. Di ako maaaring magkamali. Sagot ni Tinay. Hindi nakasagot si Leia, nabisto siya ng hipag. Mabilis na nag-isip ang ginang. Kung tutuusin ay madali niyang malulusutan ang paratang ng hipag dahil hindi naman nakita ng dalawang mata nito ang nangyari. Pero ganun din sa kanya. Hindi niya nakita mismo ang kanyang hipag pero malakas ang kanyang hinala based sa kanyang narinig. Naiintindihan kita. Tao lang tayo at naghahanap ng lambing. Tsaka alam ko na hindi mo kasalanan ng lahat. Kilala ko si Uncle Michael. At alam ko kung paano siya magmanipula ng babae. Sabi ni Tinay. Di kita maintindihan. Sagot ni Leia. May aaminin ako. Tutal na bitag naman tayo ni Uncle. Pero gusto ko na marinig sa'yo na totoo ang hinala ko. Sabi ni Tinay na nasundan ng marahang pagtango ni Leia. Ilang araw na kasi akong nag-aabang. Tiyempo na nagpunta ako sa inyo. Kami lang ni Jeffrey ang naroon. Kwento ni Tinay. Hindi nakahuma si Leia sa narinig. Gusto niyang magalit pero napaka-impokrita niya kung magagalit siya. Kung papayag ka, baka gusto mo, walang makakaalam. Sabi ni Tinay, tumayo ang babae at hinawakan sa kamay si Leia. Hinila niya ito papunta sa kwarto. Palaisipan kay Leia ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit kailangan nilang magpunta sa kwarto. Pinaupo ni Tinay ang hipag sa kama. Huwag kang mag-alala, di ka magsisisi. Basta relax ka lang. Sabi ni Tinay. Kahit nalilito ay naging sunod-sunuran si Leia, di niya alam ang gagawin ng sandaling yun. Nasa harapan niya si Tinay, pumunta ang babae sa pintuan at isinara yun. Bumulaga sa likod ng pintuan si Arnold. Malaking lalaki ang binata at dahil nagmana ito sa amang Arabo, lalo tuloy itong nagmukhang macho. Tila isang mandirigma na nakatindig sa harap ni Leia ang binata. Nasa likuran naman ito si Tinay, parang nahipnotismo si Leia ng sandaling yun. Sinenyasan ni Tinay ang pamangkin at alam na ng binata ang kanyang dapat gawin. Napapikit si Leia at nagtatalo ang isip kung ano ang kanyang gagawin. Makalipas ang ilang minuto ay umangat si Arnold dahil tinapik ito ni Leia sa likod. At kasalukuyan siyang nagbibihis nang mapansin siya ni Tinay. Aalis ka na? Sabi ko kasi sa asawa ko ay saglit lang ako. Baka gusto mo pa. Alok sa kanya. Umiling si Leia sabay ngiti, pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Habang papalabas ng compound ay siyang labas naman ni Mang Michael sa bahay nito. Kanina pa kita hinihintay? Ito nga pala. Sabay abot sa kanya ng isang maliit na supot. Ano po to? Hindi ko na ibalik sa'yo. Baka makita pa ng asawa ko.
Sagot ng matanda, habang naglalakad ay sinilip ni Leia ang laman ng supot. Nakita niya na nasa loob ang kanyang panloob na itinago ng kanyang binan nung nagkasama sila at biglang dumating si Tinay. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya ang kanyang asawa at anak na naglalaro ng video games at halos hindi na siya napansin ng dalawa. Nagtuloy siya sa banyo at nag-shower. Kung may pagkakataon lang sana, nasabi niya sa sarili. Nagdaan ang ilang linggo, humingi ng tulong si Tinay kay Leia dahil may aayusin siya sa kumpanya ng kanyang asawa. Nakailang beses na silang pabalik-balik ay hindi pa rin naaayos ang kanilang transaksyon. Minsan ay nabanggit ni Leia sa kanyang ama ang problema at nagkataon na kilala pala nito ang head ng HR ng kumpanya dahil nakasama niya to dati sa trabaho. Nag-alok si Roberto na sasama siya sa susunod na pagpunta ng dalawa sa opisina. Naging madali ang proseso ng papeles ni Tinay dahil sa koneksyon ni Roberto, pero inabot pa rin sila ng maghapon. Malaking pasalamat na rin ni Tinay dahil kung hindi nila kasama ang ama ni Leia ay maaaring bumalik pa rin sila kinabukasan. Nagbabantay na sila ng masasakyan pa uwi nang maisip ni Tinay na ayain munang kumain ang mag-ama dahil hindi man lamang sila nakapagmeryenda. At tubili man si Leia dahil medyo gabi na ay pumayag na rin ito dahil gutom na rin siya. Isa pa ay wala naman siyang aalalahanin dahil sa kanyang biyanan niya inihabilin ang kanyang anak dahil duty ng kanyang asawa sa ospital. Habang kumakain ay doon napansin ni Leia ang pagiging close ng kanyang ama at ni Tinay. Kakaiba ang sigla ng ama ni Leia habang kabiroan si Tinay, bagay na ikinatuwa naman ng ginang dahil sa loob ng 10 taon ay ngayon lang niya nakita na ganito kasaya ang kanyang ama. Hindi man lamang nakaramdam ng inggit ang ginang kahit nakita niya na mukhang nagkakasundo ang dalawa. Kahit na regular na siyang kasama ang kanyang ama, ay pagmamahal pa rin ng isang anak ang nangingibabaw sa kanya. Tawag lang ng laman at walang pag-iibigan bilang magkalaguyo ang umiral. Nagpresenta pa si Roberto na siya na ang susundo sa kanyang apo upang makasama pa niya si Tinay at nauna nang umuwi si Leia. Tulog na si Miguel ng mga sandaling yun, kaya nag-text si Roberto sa anak na kinabukasan lang niya babalikan ang apo. Daan muna kayo sa bahay at makapagkape. Alok ni Tinay na pinaunlakan naman ng matanda. Habang nagiinit ng tubig ay nagpaalam muna si Tinay kay Roberto na magpapalit muna siya ng damit. Habang naghihintay, lumilipad ang isip ni Roberto. Kanina kasi ay nakapagkwento si Tinay na may kinalolokohang babaeng foreigner ang kanyang asawa. Pero sabi ni Tinay ay okay lang sa kanya dahil tuloy pa rin ang sustento nito dahil sa kanyang account pinapadala ng kumpanya ang sweldo ng kanyang asawa. Ang importante daw ay may panggasto sila ng kanyang mga anak at nagbiro pa ito na saka na lang daw siya gagawa ng paraan kapag kailangan na niya ng katabi sa kama. Natigilan si Roberto nang lumabas ng silid si Tinay dahil manipis na sa kalumaan ang suot nitong duster at nagtimpla ito ng kape at nang ipatong ito ng babae sa mesita ay natulala ang matanda. Hindi nakaligtas sa malikot na mata ng ginang ang nadarama ni Mang Roberto. Nasa ganon silang sitwasyon nang dumating ang dalawang anak ni Tinay at nagmano pa ang mga ito kay Roberto. Pag-uwi ni Roberto ay tahimik na ang bahay. Inakala niya natulog na ang kanyang anak dahil napagod ito sa biyahe. Pumasok na siya sa kwarto at hindi niya inaasahan na madaratnan ang kanyang anak na wala ni anuman at natutulog sa kama. Marahil ay nakatulog na ito sa paghihintay sa kanya. Nagmamadali si Mang Roberto at walang inaksayang sandali. Naalimpungatan si Leia. Nakatulog na ako sa paghihintay. Akala ko natulog ka sa silid mo. Makaraan ang ilang oras, kapwa humihingal, umalis si Roberto. Tumihaya ito sa kama habang nakatitig sa kisame. Pumihit si Leia at humarap dito. Crush mo si Tina? Bakit mo naman naitanong yan? Napakasaya mo kasi kanina nung magkausap kayo.
Maganda siya. Kaya ka pala tuwang-tuwa kanina. Sabay kurot sa tagiliran nito. Aray-aray. Di naman ako galit. Gusto ko nga mag-asawa ka uli. Natahimik si Roberto dahil naisip niya na pwede nga siyang mag-asawa muli. Bumalik na naman sa alaala niya si Tinay. Kaarawan ni Roberto, may ilan ding bisita na malalapit na kamag-anak. Marami ang nagulat na 57 na pala siya dahil ang akala ng iba ay mas bata siya sa kanyang edad. Pagdating ng gabi ay may kaunting inuman. Naroon ang kanyang balae na si Michael, pati si Arnold at ilan pang mga pamangkin at apo. Nagpaalam si Jeffrey dahil may pasok siya ng gabing yun. Habang nagiinuman ay tinulungan naman ni Tinay si Leia sa paglilikom at pagliligpit ng mga ginamit na kasangkapan. Nang medyo gumabi na ay niyaya na ng biyanang babae ni Leia si Mang Michael dahil medyo lasing na ito. Nakiusap si Miguel na doon siya matutulog sa bahay ng lola niya at pinayagan naman ito ni Leia. Inihatid ni Arnold ang lasing na si Mang Michael kasama ang asawa nito at pati si Miguel. Natapos nang maglinis ang dalawang babae at medyo mainit na ang kanilang pakiramdam dahil nakatuwaan nilang uminom ng red wine habang nililikom ang mga gamit. Ang lugar na lang kung saan nag-inom ang grupo ang natira nalilinisin at dahil medyo lasing na rin ang dalawa ay nagpasya sila na magpalipas ng tama. Nauna nang magpahinga si Mang Roberto dahil hindi ito sanay uminom. Naalala ni Leia na hindi man niya sinilip ang ama ng magpahinga ito. Siya nga pala si Itay, baka naliligo na yun sa sariling suka. Halika at puntahan natin, tutulungan na kita. Sabi ni Tinay. Pagpasok nila sa silid ay nakita nila na nakahiga ang matanda sa kama at nakabagsak ang mga binti nito sa kama. Inayos ng dalawa ang pagkakahiga ng matanda. Dapat siguro palitan natin ang damit pagkatapos ay punasan ng maligamgam na tubig ang katawan. Sabi ni Tinay. Sige, mag-iinit ako ng tubig. Ikaw na muna ang bahala kay Itay. Sabi ni Leia. Matapos mag-init ng tubig ay bumalik si Leia sa kwarto. Kapwa natigilan ang dalawang babae sa nakita nila sa natutulog. Hindi makapaniwala si Tinay, higit ito kay Arnold at pati sa kanyang Uncle Michael. Natigilan si Tinay pero pinilit niyang maging natural lamang ang kilos sa harapan ni Leia. Kapwa sila walang alam ng sandaling iyon ay iba ang epekto ng matanda sa kanilang dalawa. Nagkatinginan ang dalawang babae at si Leia ang unang nagsalita. Maswerte ang magiging asawa ng Itay ko kapag nag-asawa uli yan. Oo, swerte talaga. Sagot ni Tinay. Lumapit si Leia sa nakahigang ama. Saglit na natigilan si Tinay ng sandaling yon. Lutang ang kanyang pakiramdam dahil ilang beses pang inulit ni Leia ang pagsasabi sa babae na kumuha ng bimpo bago niya ito narinig. Habang pinupunasan ni Leia ang mukha at katawan ng ama, nakatalikod si Leia kay Tinay habang nagpupunas kaya hindi nito nakikita ang babae. Marahan na nagpupunas, sumulyap si Tinay kay Leia. Abala ito sa ginagawa, lingid sa dalawa ay medyo naalimpungatan na si Mang Roberto. Wala na siyang pakialam kung mabisto siya nagising at alam ang lahat ng nangyayari. Habang pinupunasan ni Leia ang ama ay lumingon nito kay Tinay. Naaktuhan niya ang ginagawa ni Tinay at nagkatinginan sila. Hindi na nila kailangang magkunwari, nagkakaintindihan sila kahit hindi sila nag-uusap. Tumango si Leia bilang pagsang-ayon kay Tinay. Kapwa nilukuban ang dalawang babae pero pinilit ni Leia na kontrolin ang sarili. Naisip ni Leia na ito na ang katuparan ng pangarap ng kanyang Itay. Gusto niyang magmulat pero pinigilan niya ang sarili dahil pinag-aaralan muna niya ang sitwasyon. Biglang hinawakan ni Mang Roberto si Tinay. Bahagyang nagulat ang babae dahil hindi niya inakala nagising na pala ang matanda. Hindi makapaniwala si Mang Roberto sa nagaganap ng sandaling yun. Napuno ng mga musika sa kanilang pandinig ang buong silid. Kung sakali man na may tao sa labas ng bahay, ay tiyak na maririnig sila. Habang abala ang dalawa ay bumangon naman si Leia
Gusto niyang magugas at umihi na rin. Sumulyap ang dalawa sa kanya at sabay ngumiti. "Saan ka pupunta?" tanong ni Tinay kay Leia. "Iihi lang, tsaka magugas na din." Sagot ni Leia, samantala ay tapos nang gumamit ng CR si Leia at naalala niya na hindi pa nalilikom ang mga gamit sa lugar kung saan nag-inuman ang kanyang itay at ang mga bisita nito at hindi rin nakasara ang pintuan ng kanilang bahay. Nagdalawang isip siya kung alin ang uunahin, ang magpakasaya o ayusin kahit paano ang mga kalat. Nabuo ang kanyang desisyon na maglinis muna. Pumasok siya sa silid upang magbihis. "Bakit ka mag-aayos? Ayaw mo na?" tanong ni Tinay. "Lilikumin ko lang yung mga natirang kalat sa labas." Sagot ni Leia. Lumabas na si Leia ng silid para maglikom ng mga kalat. Nabigla siya nang makarating siya sa terrace. Naroon si Arnold at nililikom nito ang mga bote at silya na ginamit kanina. Hindi inaasahan ni Leia na makikita si Arnold sa terrace nila. "Kanina ka pa?" "Kakarating ko lang. Susunduin ko kasi si Tita Tinay at nakita ko na hindi pa pala nalilinis to." Sagot ni Arnold habang abala sa pagliligpit. "Wag na, ako nang bahala dyan." "Ako na. Kanina pa kayo naglilinis ni Tita. Tutulungan ko na kayo. Nasaan nga pala si Tita?" "Ha? Naroon sa loob. Inayos kasi namin si Itay at basta na lang humiga sa kama sa sobrang kalasingan." Samantala ay kapwa nakalatag ang pagod na sina Mang Roberto at Tinay sa kama. Pero bakas sa kanilang mga mukha ang kasiyahan. Ilang minuto na ang lumipas at nababahala na si Leia dahil hindi alam ni Tinay na narito si Arnold. Ang isa pa ay baka magtaka ang binata kung bakit si Tinay ang nag-aasikaso sa kanyang itay sa halip na siya ang gumagawa nito. Nagpaalam siya sa binata at pumasok sa loob ng bahay para kausapin at balaan si Tinay. "Awat muna! Nariyan si Arnold sa labas. Susunduin ka daw." "Ha? Pauwiin mo. Dito na ako matutulog." "Anong sasabihin ko? Ikaw na ang makipag-usap." Hindi na sumagot si Tinay. Imbis ay nagpatuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Nakadama ng pagkaingit si Leia, pinuntahan niya si Arnold at sinabi na marami pang ginagawa si Tinay kaya dito na muna ito makikitulog. Nahalata ni Leia ang kakaibang galaw ni Arnold. Palibhasa ay minakaraan silang dalawa kaya natitiyak ni Leia na gustong dumiskarte sa kanya ng binata pero wala siyang balak. "Maipapagawa ka pa, Tita?" tanong ng binata nang matapos ang ginagawa. "Wala na. Umuwi ka na at para makapagpahinga ka na rin." Bagsak ang balikat na tumalikod si Arnold at umalis. Nakalabas na ito ng gate nang parang gusto itong tawagin ni Leia at pabalikin pero nakontrol niya ang sarili. Agad na pumasok si Leia at nagtuloy sa silid. Nakisali na rin siya. At makaraan ang ilang sandali, pare-pareho silang naghihintay lumipas ang kanilang matinding na darama. Napasulyap si Leia sa orasan, madaling araw na. Kaya pala bumibigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Sikat na ang araw nang magmulat ng mata si Leia. Mag-isa na lang siya sa kama na magulo ang sapin. Bumangon ng ginang at dinampot ang duster at ibang gamit na nagkalat sa sahig. Habang nag-aayos ay tinignan niya ang orasan. May kalahating oras bago dumating ang asawa niya. Kumakain muna ito ng almusal bago matulog kapag umuwi galing sa duty. Nagmamadali siyang lumabas para magluto pero naabutan niya ang kanyang itay na inihahanda na ang pagkain sa mesa. "Gising ka na pala? Nagluto na si Tinay bago umuwi. Kakain ka na ba? O hihintayin mo pa si Jeffrey?" "Hihintayin ko na ang asawa ko. Si Tinay, anong oras umuwi?" "Kakalis lang. Sabi ko nga mag-almusal muna. Hindi ko na napigilan." "Salamat na lang at nagluto siya. Kasi baka hindi umabot kung ako ang magluluto. Paparating na si Jeffrey." "Huwag kang mag-alala. Kakatawag lang ng asawa mo. Dumaan daw sa saglit sa bayan at may bibilin. Tsaka yan, nakaluto na. Salamat kagabi. Natupad ang pangarap ko." "Basta kaya ko, Itay. Gagawin ko para sa'yo." Nang biglang may kumatok kaya agad na nag-ayos ang dalawa
dahil narinig nila na si Jeffrey ang tumatawag. Habang kumakain si Jeffrey kasabay si Leia, ay nagpaalam si Mang Roberto na susunduin ang kanyang apo. Ilang araw na hindi nila magawa ang kanilang kalokohan dahil hindi pumapasok sa trabaho si Jeffrey. Sinumpong ito ng vertigo at halos hindi makatayo. Tatlong araw na itong nagpapahinga at sa ikaapat na araw ay mababa ka sa dalawa ang kasabikan. Gustuhin man nila na magnakaw ng sandali ay hindi nila magawa dahil walang tsansa upang magawa nila ito. Isa sa naisip ni Mang Roberto na solusyon para maibsan ang nadarama niya ay si Tinay. Pero nagtataka siya dahil matapos ang gabing magkakasama sila ay hindi na ito nagpakita sa kanila. Sinubukan niya na mag-text dito pero hindi ito sumasagot hanggang nabalitaan na lamang niya sa kanyang balae na nakikipagbalikan na ang asawa nito at nakikiusap din ang mga anak ng mag-asawa na magkasundo na ang dalawa. Medyo napahaba pa naman ang bakasyon ng kanyang manugang dahil medyo bumaba ang potassium nito kaya pinayuhan ito ng doktor na magpahinga muna kahit ilang araw. Isang araw ay dumalaw ang panganay na anak ni Mang Michael. Kasama nito ang kanyang dalawang anak na pawang lalaki. Isang 10 taon at ang isa ay kasintanda ni Miguel. Namimiss na daw ng mga anak nito ang lolo nila kaya siya dinalaw ng mga ito. Nagkataon kasi na narentahan ang van na pinapasada ng asawa ko papuntang Baguio. Paliwanag ni Danica, ang panganay na anak ni Mang Michael. Yehey! Dito na kayo matulog. Maglaro tayo ng video games. Tuwang-tuwang sabi ni Miguel sa kanyang mga pinsan. Naku, mapupuyat kayong lahat. Sige na po, Tita Danica. Wala namang pasok bukas. Pumayag ka na. Doon sila sa bakanting silid. Lilipat ko ang TV doon at ang PlayStation. Para pag inantok na sila, diretso na sa pagtulog. Naku, itay. Hindi matutulog ang mga yan. Ako na ang bahala. Tutal, hindi naman ako makatulog ng maimbing. Ako nasa silip sa mga yan para patulugin. Sabi ni Jeffrey. Makabangon ka? Baka mahilo ka. Paalala ni Leia. Okay na ako. Para hindi na kayo mapuyat. Ako na lang at di naman maimbing ang tulog ko. Sabi ni Jeffrey. Yehey! Lolo, ayusin mo na po at maglalaro na kami. Sabi ng excited na bata. Doon ka na matulog sa silid ko. At dito ako sa sala. Sabi ng matanda kay Danica. Naku itay, ako na dito at doon na kayo sa silid nyo. Sanay ako kahit saan ako matulog. Nung mga bata nga kayo, sa sahig ako natutulog palagi. Sabi ng matanda na hindi kinokontra ng mga anak. Bandang 9:00 ng gabi ay lumabas ng silid si Leia. Sinilip nito ang anak at mga pamangkin. Abala pa ang mga ito sa paglalaro. Nakita niya ang ama na nakahiga sa sopa at alam niya nagising pa ito kahit nakapikit ang mga mata. Itay, okay ka lang dyan? Okay lang. Lumabas ng silid si Danica. Marahil ay narinig nito na nag-uusap ang kanyang ama at kapatid. Nanghiram na lang ito ng duster na pantulog kay Leia. Taliwas kay Leia ang itsura ni Danica. Maliit na babae si Danica. 5 talampakan lang ang taas nito. At kayumanggi ang balat dahil nagmana ito sa kanilang ina. Itay, dito ka na matulog sa kwarto. Mainit dyan, walang electric fan. Pagpipilit ni Danica. Dahil kinulit ng magkapatid ang kanilang ama, ay napilitan itong lumipat sa silid. Doon ito humiga sa sahig at si Danica sa kama. Natulog na rin si Leia dahil dinadalaw na siya ng antok. Bago matulog ay nagbilin pa ito sa anak na huwag silang lalagpas ng 12:00 sa paglalaro na hindi naman pinansin ng mga bata. Ayaw dalawin ng antok si Danica. Naiisip niya ang asawa dahil malayo ang biyahe nito. Nakasanayan na rin nilang mag-asawa ang magsolo kapag weekend dahil araw iyon ng pahinga ng kanyang asawa at araw pa naman ng pagpapakasaya nila ngayon. Pero dahil lumalalim na rin ang gabi ay nakatulugan na rin ni Danica ang pag-iisip. 10 oras ng gabi nagising si Danica, nananaginip siya na nagpapakasaya daw silang mag-asawa. Buong akala niya ay totoong totoo ang kanyang panaginip, tahimik na ang paligid. Tulog na ang mga bata dahil tahimik na sa kabilang silid.
Bumangon siya para uminom ng tubig. Binuksan niya ang table lamp at lumabas para uminom ng tubig. Dahan-dahan pa siya at iniingatan na masagi ang kanyang natutulog na ama sa sahig. Matapos uminom ay bumalik na sa silid si Danica. Papatay na niya ang ilaw nang may mapansin siya sa bandang tiyan ng kanyang ama. Palibhasa ay malamlam ang ilaw. Tinitigan pa niyang mabuti kung anong bagay ang nasa tiyan ng kanyang ama. Napalunok si Danica nang matanto kung ano ang bagay na yun. Marahil ay nananaginip din ito ng katulad sa kanya. Nakahiga ngayon ng patagilid si Danica sa tabi ng kama at sinusuri ang amang natutulog. Sumulyap siya sa mukha nito, tulog na tulog pa rin. Lumakas ang loob ni Danica, malakas ang kabog ng dibdib ni Danica. Nagahalo ang kaba at pananabik ng mga sandaling yun. Bumaba siya sa kama at tumabi dito. Hindi alam ni Danica kung bakit niya ginagawa ang bagay na yun. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Ayaw ng kanyang isipan pero hindi niya mapigilan ang ginagawa. Marahil ay dala ng pagtataka. Bukod kasi sa asawa niya ay wala na siyang ibang naging boyfriend. Nangangatal na ngayon ang kamay ni Danica. Nang maramdaman niya na naalimpungatan ito, nagkunwaring tulog ang babae. Nagmulat ng mata si Mang Roberto. Palibhasa ay bagong gising. Nung una ay nag-isip pa siya kung bakit meron siyang katabi. Nang may masmasan ay napagtanto niya na ang kanyang panganay ang kanyang katabi. Bagamat nagtataka ay pumihit siya paharap dito. Magkatapat ngayon ang kanilang mukha at nararamdaman ni Mang Roberto ang hininga nito na tumatama sa kanyang mukha. Nananatiling nakapikit ang babae at inaabangan kung ano ang susunod na magiging hakbang ng kanyang katabi. Pinuhat siya at inihiga siya nito sa kama. Hindi nagmulat ng mga mata si Danica. Hinihintay lamang niya ang mga susunod na mangyayari. Parang hindi niya magawang magmulat ng mata at makita kung sino ang kasama niya ng sandaling yun. Biglang nagsalita si Danica upang pigilan ito sa kanyang ginagawa. Pero bingi si Mang Roberto ng sandaling yun. Nagmulat ito ng mata at tinignan ang nasa harapan. Nagtama ang kanilang paningin. Hindi na kailangang mag-usap, nagkaintindihan na sila kung ano ang dapat nilang gawin. Samantala, nagising si Jeffrey. Bumangon ito at pupungas-pungas na tumayo. Tulog na tulog si Leia. Lumabas ng silid si Jeffrey. Hindi na siya nagbukas ng ilaw dahil baka magising pa ang kanyang biyenan na natutulog sa sala. Tutal ay may bahagya namang liwanag na nagmumula sa kanilang silid. Binuksan niya ang silid ng mga bata. Nakita niya na tulog na ang mga iyon at naiwan pa na bukas ang TV. Pinatay ni Jeffrey ang TV at nagtuloy sa banyo para umihi. Tapos nang umihi si Jeffrey at pabalik na siya sa kanilang silid, nang mapansin nito na bahagyang nakaawang ang pintuan ng silid ng kanyang biyenan kung saan natutulog ang kanyang hipag. Nagkibit-balikat na lamang siya at paalis na siya nang marinig niya ang mahinang ingay. Inakala niya na binabangungot ang kanyang hipag kaya sumilip siya sa silid. Kitang-kita niya ang lahat ng kaganapan. Hindi makapaniwala si Jeffrey sa kanyang nakikita. Akala niya ay sa mga palabas lang nangyayari ang ganon. Umalis si Jeffrey at nagtuloy sa kanilang silid. Nangangatal siya sa nadarama. Minasdan niya ang kanyang asawa na natutulog at wala na siyang inaksayang oras para mapaligaya ito. Naalimpungatan si Leia dahil nakaramdam siya ng kiliti. Nagmulat siya ng mata at sumulyap sa kanyang tabi. Mula doon ang kanyang asawa. At nakita niya si Jeffrey na abala sa kanyang ginagawa. Nang matapos ay humiga sa tabi ng asawa si Leia at humihingal na ipinikit ang mga mata. Unti-unting nilalaman ng antok ang kanyang pagod na katawan. Nakatitig sa kisame si Jeffrey, hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. Noong binata pa siya ay ganoong eksena ang kinahihiligan niyang panoorin. Ngayon ay tunay ang kanyang nakita at matindi ang epekto na naidulot nun sa kanya. Napatingin siya sa natutulog na asawa. Baka sa mukha nito ang kasiyahan. Naisip niya kung nadiskartehan din kaya ito ng kanyang biyenan.
Mas natuwa si Jeffrey sa tagpong pumasok sa kanyang isipan. Muli siyang nabuhayan at inaya ang kanyang asawa. Mag-subscribe sa Secret XPG.